So, what's up again sa inyong lahat and welcome back again to my channel. And para sa episode natin ngayon, medyo kakaiba, di ba? Kasi nakaupo ako dito ngayon sa harap ng aking desktop while I'm flashing the homepage of my channel. And sa kadahilan ng medyo busy ako ngayon, pero sa kabila nun, gusto ko pa rin kayo makamusta sa pamamagitan ng paggawa ng episode na to. And yun na nga, para sa episode natin ngayon is ito yung pangalawang edisyon kung saan sasagot tayo ng mga katanungan ng mga baguhan or newbie sa fish keeping. At susubukan nga natin yung sagutin. So, una sa listahan. Guys, tumatanong din po ba ang guppy? Thank you in advance. Hashtag respect post. Oo, merong mga instances na tumatanong po talaga ang guppy. Lalo na kapag hindi sila komportable sa water condition o kaya naman pag gutom sila. O pwede rin nating sabihin na kapag stress sila. Kaya kung mangyari man yung mga ganun na tumatalo ng ating guppy, mabuti siguro na huwag nating punuin ng sobrang ating mga tank para hindi sila malagay sa alangan ng sitwasyon. Next question. Binili ko tong guppy kagabi, tapos kanina umaga, medyo hirap na siya lumangoy. Kaya nilagay ko siya sa ibang lalagyan. Ano kaya ang nangyari dito? PS, huwag na lang po sumagot kung mambabash or magpapasikat lang. Thank you sa sasagot ng maayos. Well, huwag ka mag-alala dahil hindi kita tatarantaduin sa tanong mo. At sasagutin natin yan ng matino. Pwedeng ang nangyari dyan, buddy, na water shock yung fish mo, siguro nakalimutan mong i-acclimate siya dun sa paglalagyan. So, balikan lang natin kung paano nga ba yung process ng acclimation. Ibababad mo siya dun sa, bago mo siya tanggalin sa plastic, pagkatapos mo bilhin, ibababad mo siya dun sa paglalagyan niya para ma-adapt niya yung temperature ng tubig para nga hindi siya magkaroon ng, hindi siya magka-water shock. Kasi ang water shock, nagdudulot yun ng stress sa ating isda. At mas masahol pa dun is matungo pa yun sa kamatayan nila. Next question, tanong lang po. Ano po bang pwedeng ilagay dito para hindi niya po mahigop yung mga danyos fish ko? Kasi ilang beses na po ako namamatayan. Nahihigop niya po, makikita ko na lang po nakadikit na sa motor. Kaya po nilagyan ko ng net yan kasi hinihigop niya po yung mga isda ko. Maraming salamat po sa sasagot at sa inyong lahat. Tama yung ginawa mo. Yung mga ganyang powerhead talaga, malakas yung pressure niya kapag humihigop. And ang pinaka the best way talaga yan is takpan mo in the way na nakakahigop pa rin siya. So pwede yung gawin mo. Yan, kapalan mo yung net na nakalagay. Or o kaya gawin mo yung process nung under gravel. Kumbaga, ilalagay mo siya, ibabaon mo siya sa lupa yung pinaka nangihigop. O kung hindi naman kaya ay ilagay mo, ikulong mo siya sa parang container tapos may mga bato-bato para nga hindi niya mahigop yung mga fish na maliliit. So next question tayo. Okay lang po ba na nilalagyan ko ng asin yung aquarium ko as in rock salt yung panluto? Respect. Nakagawian na ng mga titos and titas of fish keeping na nilalagyan ng asin ang ating aquarium. Una dahil daw para daw gumanda yung water condition. Pero hindi naman talaga yun yung purpose nun. Ang purpose ng asin sa ating mga alagang isda is immunity. Kumbaga, immunity at saka gamot para sa nila. So, paano ko nasabing immunity? Mainam ang asin kapag malamig ang panahon. So, para maiwasan yung yung mamatay ang ating mga fish. Kasi nga, prone ang fish sa lamig. Na madali silang mamatay kapag malamig ang panahon. Kaya, yung ibang fish keeper, sama na rin ako, naglalagay kami ng asin sa aming mga fish. And kung usapang gamot naman, halimbawa, nagkaroon ng white spots yung fish natin, ginagawa natin yung process na tinatawag na salt bath. Para nang sa ganun, magamot yung mga white spots niya o kaya yung mga worms na nandun sa katawan niya. Next, mga sir, ask ko lang bakit po kaya naninilaw yung plants ko at parang nagbubotasyon daw. Salamat po sa sasagot. Newbie here. Kung hindi ako nagkakamali, itong
plant mo ay pennywort. And kung titignan natin mabuti yung picture, mukhang nasasakal yung ano mo, yung ugat ng plant mo, kaya siguro namamatay siya. And pwede ring dahilan yan, mukhang sand lang talaga yung substrate mo, so wala siyang lupa. Mahina po ang pennywort sa walang lupa, kasi kailangan din naman yan ng nutrients. Hindi siya katulad ng ibang klase ng plant, kagaya ng Vallisneria na kayang tumagal kahit plants lang, kahit sand lang yung substrate niya. Next, ayos na kaya ito? Yung tank mo, mukhang 20 gallon siya, and nasa parang drawer, plastic drawer siya. Advice ko sa iyo, buddy, ilipat mo na lang siya ng lagayan, kasi mukhang alanganin eh. Sa una siguro okay, kaya lang kasi plastic yung pinapatungan mo, baka mamaya mabiyak. Eh, para maiwasan na rin natin aksidente, so tanggalin na, ilipat na lang po natin. Next, patulong naman, bakit namatay lahat ng isda ko kahapon? Kahapon lang nabili, pero sorry, patulong naman, bakit namatay lahat ng isda ko kahapon lang binili? Paturo naman mga lodi. Pwedeng ang dahilan dyan, kung kahapon mo binili, pagtatagpi-tagpiin natin yung mga nangyari. Kahapon mo nabili, siguro nirekta mo ng buhos. Ay, na naman tayo, naulit lang dun sa kanina. Pero okay lang, sige, sasagutin pa rin natin. Ulitin pa rin natin para sa inyo. Siguro ang naging dahilan nito, ang naisip ko dalawa. Una, water shock. Pangalawa, hindi mo na cycle yung tubig or hindi mo na kondisyon. Baka may chlorine. Eh, masama sa kanila yun. Masama po sa kanila yung chlorine. Kaya nga po, diba, kapag nagpapalit tayo ng tubig, kailangan yung na-remove na yung chlorine or yung iba pang chemical na meron dun. Kailangan malinis. Yung iba nga ginagamit, ano pa yung mineral water pa, diba? So, yun lang naman. Ingat na lang po tayo next time. Next, tanong lang po, okay lang ba maglagay ng artificial plant sa aquarium? Pwede naman. Hindi naman masama. Pero kung gusto mo ma-achieve na mas maganda yung aquarium mo, plus hindi ganong magmukhang natural pala, magmukhang natural ang ating tank para hindi iwas stress na rin sa isda, advisable pa rin na live plants pa rin, kasi ang live plants nagpo-produce din yan ng oxygen para sa ating mga fish. Ngayon kung artificial plants lang, usually gawa sa plastic. Plastic siya, 'di ba? Makasama pa. Pero hindi ko sinasabing bawal. Siguro kanya-kanya na rin naman yun, depende pa rin naman. Advice lang yung sinabi ko na kailangan live plants. Pwede rin naman yan. Hindi naman nagpo-produce ng artificial plants para lang hindi gamitin. So, may purpose yan. Next, hello po. Any tips para po mag-clear yung water? Meron na pong filter. Okay, so meron ka ng filter. Siguro ang nakikita ko dito, yung mga fish mo. Goldfish. Alam naman natin na ang goldfish, madali yan maglansa, madali sila magdumi. And mukhang hindi sapat yung gravel mo, parang mga malalaking tipak ng bato. So kailangan siguro dyan ayusin yung bato, and mostly yung filtration. May filter nga, sapat ba yung filter mo? Marami bang layer na dadaanan? Kasi dun talaga yun. And dapat yung fish applicable dun sa tank. Sa ganitong kaso kasi marami sila eh. Siguro pwede mag-upgrade ka or regular water change every week. So lagi po natin tatandaan yan. Ang water change po natin weekly, simulan po natin sa kahit 30% muna hanggang sa masanay sila na masanay. Pwede mong gawing 40, 50 hanggang sa 50% na water change. Pwede na. So weekly po talaga. Kung hindi po yata kasi nalilinis siya ng weekly. And nagre-rely lang tayo sa ating filter. So, kailangan po talaga natin mag-water change weekly. Next, how to maintain the quality and clearness of the water? Thanks sa sasagot. So, yun lang din. Katulad lang din naman ng kanina. Yun nga, tamang filtration, tamang water change lang. Yun lang naman ang mga basic, kadalasang tinatanong. Next, permission to post admin. Mga boss, amo, pahelp naman po. Ang bilis po lumabo ng tubig sa aquarium namin. Patulong naman po kung anong dapat gawin. New lang po ako sa pag-aalaga. Yan po ang nasa pig na ginagamit namin. Kaya po may tape, may singaw po kasi bigay lang sa amin ng kapitbahay.
Salamat in advance. Keep safe to all. Una, gawin mo muna, palitan mo muna yung hose. Readily available naman sa mga pets, affordable siya. Kasi malaking factor din yung baka hindi sapat yung hangin na i-produce niya kung tinatapalan niya. Mura lang naman po yun, okay lang yun. And next, hindi po sapat na may pump lang. Lagi pong kapartner ng ating air pump ay sponge filter. So, kailangan po nung may maayos na sponge filter para mapanatili po natin ang malinaw na tubig. Next, mga ma'am, sir, okay lang po ba na ipitin ko tong paganyan para humina buga ng hangin? Hindi ba masira or puputo kasi pigil ng hangin? Sabi kasi mas stress daw ang isda kasi malakas ang buga ng hangin. Salamat po sa inyo. Buddy, huwag na munang ganyan. Huwag munang ipitin kasi masisira lang yung hose natin. Meron namang mga readily available sa mga pet shop na air controller. So, may iba't ibang style naman yun. Mas mainam yun. Mas makokontrol mo yung hangin dun. Next, guys, patulong naman, ilang araw ba palitan ng tubig ng aquarium? So, kanina, dudugtong lang natin. Ang water change po natin is every week. Simulan natin sa 30%. Tapos kapag nasanay na sila ng sanay, pwede gawin na natin 40-15 up. So, dito na nagtatapos ang ating question and answer portion. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Malaking shoutout din sa inyo, mga sumusuporta. Kahit sa kabila ng pagiging busy, ginagawa ko pa rin ng lahat para kahit paano nakakapag-update ako. So, hindi ko na kayo isa-isayin. Malaking shoutout sa inyo. And sa mga bago dyan, huwag nyo kalimutang like, share, and subscribe. And hit mo na yung notification bell para lagi ka updated sa mga susunod ko na videos. So, ito si Bon, nagpapaalam.